Magiging meta nga ba ang bagong revamp kay Fovius? Sa Mobile Legends Kid na ito, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang bagong revamp kay Fovius at kung ano yung hindi mo dapat gawin kapag gumagamit ng Fovius. Pero bago tayo magsimula, meron na tayong YouTube membership kung saan pwede ka na magtanong ng mga build, emblem at tips para sa mga paborito mong hero. Maliban doon, pwede ka rin mag-request ng personal video greets, tapos magagamit mo na rin ng custom emotes at badges. Pwede ka na rin sumali sa monthly raffle giveaway at sa RG with MTB fam kung saan kumukuha ako ng players sa mga members. Meron din tayong exclusive supporter group at supporter group chat kung saan pwede ka makipagkulitan at makipaglaro sa ibang members. Kaya ano pang hinihintay mo? I-click lang ang join sa ating YouTube channel para makasali. Simulan muna natin sa skills ni Fovius. Ang passive niya, kapag puno yung energy, yung next basic attack, mananakback yung kalaban. Tapos magdideal yun ng damage based sa HP ng kalaban at magbibigay naman ng shield based sa HP ni Fovius. May cooldown yun na 26 to 14 seconds depende sa level ng ultimate natin. May isa pang effect yung passive ni Fovius pero mamaya natin pag-uusapan. Pagdating naman sa first skill ni Fovius, magdadabog pa rin siya sa isang location tapos magdideal yun ng physical damage. Hindi na siya magic damage. Tapos may slow pa rin yung kalaban. At ang bagong effect ng first skill niya, kapag tumama sa kahit anong kalaban yung first skill, yung next na first skill natin magkakaroon ng Astros Eye. Kapag tumama yung Astros Eye na yun, pwede natin magamit yung ultimate. Magic damage naman yung pagputok ng Astros Eye. Pagdating naman sa second skill ni Fovius, magdideal siya ng damage sa isang location tapos ma-airborne yung kalaban palapit sa kanya. Magic damage pa rin yun pero kung gusto nating mapataas yung damage ng second skill, kailangan natin ng physical attack. At pagdating naman sa ultimate ni Fovius, tuwing napapagana natin yung passive, first skill or yung second skill, magkakaroon ng Sinner's Mark yung kalaban. Kapag merong Sinner's Mark yung kalaban, tatalunan siya ni Fovius. Magdideal yun ng damage sa kalaban tapos magre-regen pa si Fovius. Wala na rin cooldown yung ultimate niya kaya every time na papagana natin kahit anong skill or yung passive, siguradong makakatalon tayo. At kaya naman hinuli ko yung isa pang passive ni Fovius ay para mas maintindihan natin. Tuwing merong gumagamit ng blink, dash or kahit anong nagpapalipat sa kalaban within 8 units ni Fovius, mas bibilis yung cooldown ng passive niya, 20% sa bawat dash, blink or kahit anong nagpapalipat sa kalaban at minus 0.5 seconds naman sa lahat ng skills ni Fovius. Kaya ibig sabihin, kapag marami pa rin nagda-dash na kalaban, mas madalas natin magagamit yung passive at yung mga skills ni Fovius. Bibilis din yung cooldown ng skills at passive natin sa basic attack ni Fovius na merong passive at sa second skill. Pagdating naman sa combo ni Fovius, ang pinaka-importanting i-maximize is yung passive niya. Pagtapos natin mag-basic attack, pwede tayong mag-first skill tapos ultimate, tapos second skill ultimate para meron na ulit tayong isa pang first skill tapos ultimate. Importante na magamit natin na magamit yung passive ni Fovius kasi yun yung sustain niya dahil dun tayo magkakaroon ng shield. At kapag mas marami yung kalaban, mas mabilis din magkukuldown yung skills natin at mas maraming beses tayo makakatalon. Pero kailangan nyo tandaan, nakabase na yung talon ni Fovius sa mga skills niya. Importante na mapatama natin yung skills niya kung gusto nating mas spam yung ultimate. Pagdating naman sa emblem, dahil nga malakas yung sustain ni Fovius, kaya fighter emblem yung gagamitin ko para sa spell bump, adaptive attack at hybrid defense. Pagdating naman sa talent, kukuha pa tayo ng thrill para sa extra damage, festival of blood para sa sustain, at brave smite para mas lalo tayong tumagal sa mga teamfight. Pagdating naman sa item build, ang core items natin is yung war axe, queen swings, at oracle. Yung dalawang huling item, pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Kailangan nyo lang din tandaan na dahil bagong revamp si Fovius, kaya medyo experimental pa yung build at emblems niya. Pwede pa itong mapalitan depende sa daming beses natin siyang magagamit. At yung bagay naman na hindi mo dapat gawin kapag gumagamit ng Fovius is mag-ultimate sa tower ng kalaban. Kadalasan kapag nagkakaroon ng mark yung kalaban, kahit nasa tower, tinatalunan natin. Pero makikita nyo sa laro na to kung ano mangyayari kapag hindi natin ginawa yun. Gusto ko rin munang i-shoutout sila Sulaiman, Mark Glenn Alamag at Joms Vlog. Sa next video, i-shoutout natin yung magko-comment ng revamp Fovius. At dahil malapit na rin tayo mag-1M, isang like, share at subscribe naman dyan. Manchichistrot! Huwag natin i-clear. Harangan natin siya para di niya makuha. Tutula ko lang siya.
Hindi niya nakuha. Okay na yun. Okay na yun. Papalo. Oops. Uy. Uy. Gusto mo ah. Akala mo kay Kano. Walang bot. Makunat to. Naka-brave smite ako eh. Unli mana rin tayo. Basta hindi, isihan lang natin yung early. Ah, di ba? Wala siyang bawas. Sipasipain lang natin. Mauna to si ano eh. Si Pobius eh. Kailangan lang maingat tayo eh. Initiate retreat. Baka papunta dito. Dito nga. Dito si Roger. Sabi natin kunin. Kailangan lang maingat tayo sa early. Tapos pag level 4 na tayo, tsaka tayo manggulo. Kasi madaya yung bagong Pobius. Only yung ulti. Pasipa. Ayaw niya. Tignan natin kung magkapasipa siya. Pasipa. Pasipa. Kasi ba? Gawa ano na ulit? Uy. Uy. Game level 4 na ako. Pero wag sa tower. Sa turtle tayo. Sa turtle. Grabe nga yung Digizask. Nice one guys. Ito yata yun. Patalon. Uy. Patalon. Uy. Patay. Okay na yun. Lugi na sila. Lugi na yung mga nagdadash kay Khalid. Basta i-maximize. Ay, kay ano, kay Pobius. Basta ano. Maximize natin yung passive. Ayan yung ano, yung basic attack natin. Ayan yung kailangan natin sa kanya. Power axe lang. Oops. Joke lang. Basta huwag tayo mag-ulti sa tower. Pag napunta ako sa tower, lugi talaga ako. Uy. Uy, ayun. May hit kasi tayo ng tower. Dito lang tayo sa ano natin, sa side natin. Yung second skill, pampabilis lang din ang passive natin. Nakit ka. Ayaw. Uy. Gusto mo, diba? Tara. Uy. Okay na yun. Clear ko na. I'm out. Patas na. Okay. Ano tayo? Physical defense boots. Cut ko na kaya ito. Malakas ng sustain ko. Uy. Alam tayo. Oh no, may Roger. Bago natin ituloy yung video, lumabas na ang pinakabagong Starlight skin ni Gatot. At pwede mong makuha yun na may malaking discount. Mag-recharge lang gamit ang Coco DP. Ang Coco DP ay safe, reliable at napakabilis lang ng transactions. I-click lang ang link sa pinned comment ng bawat video, piliin ang Mobile Legends, ilagay ang user ID at zone ID, tapos pumili ng package. Ang 625 plus 81 diamonds, 556 na lang kapag gumamit ka ng CoCoin. At kapag nabayaran mo na, makukuha mo agad ang diamonds. Kaya ano pang inihintay mo, mag-recharge na gamit ang Coco DP. Alon. Ayaw nga. Uy. Katay. Ulit kayo sa kapa. Uy, hindi tinamaan. Hindi tumama. Sayang. Diba? Makunat tayo eh. Basta i-sustain lang natin eh. Passive. Uy, hindi ko na-hit sa kanya. Ayoko. Ayoko sa tower. Basta huwag tayong pumunta sa tower. Kaya natin silang lumapit sa atin. Papassive lang. Huwag sa tower. Patay ka na. Boom. Nadaganan. Okay na yun. Ay, kuha tayong pera. Wala pa si ano, Karina. Hindi pa siya magta-turtle. Lugi yan. Bibilis talaga yung passive ko tsaka sa mga skills. Tsaka mga skills ko kapag nagda-dash yung katapat natin. Malulugi talaga yan. Nice one, guys. Wait lang.
Okay na yun. Ayaw na ni Khalid dito. Nagdadash ka kasi. Napa-queen swing lang para lalo tayong tumagal. Hindi natin kailangan gumalaw gaano eh. Basta nag-ano dash. Boom. Boom. Wait. Dito ka lang. Boom. Ah! Di tinamaan ang pangalawang ano ko. Ayaw niyong umalis dyan ah. Game. 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 Kaya lalo tayo. Asa lang sa tower. Ikaw. Patay ka na. Boom. Patay. Wala po doon pa rin buhay ko. Kunat. Kunat ni ano. Ni Pobius. Nice one guys. Fuck the turtle. Balik tayo sa lane. Basta yung passive lang yung maximize natin. Hindi natin kailangan masyadong gumamit ng ibang skill. Passive ulti lang. Passive ulti. Passive skill ulti. Passive na ulit tayo. Ayan na si Roger. Boom. Boom. Patay ka na. Boom. Ali yung ulti ko eh. Basta iwasan natin yung tower. Ay, hindi tumama. Clear na natin. I will bury these invaders right where they stand. Sa Khalid, laro tayo. Kaya na ako kalaro ni Khalid. Boom. Pasag. Pasag lang ako. Wait. Game. Game. Uy, hindi tumama. Pinasag ko lang eh. Malakas ang sustain ko. Uy, makulit ka talaga. Boom, patay. Nice one guys, well played. Puno agad buhay ko dito. A spell bump. Puno agad. A spell bump lang. Wala, di na sila labas. Bugbog sila. Asim nung nasa taas. Palit na tayo. Tara. Babalik na naman ako sa baba. Nandito na si Khalid. Yung kalaro ko. Patay ka na. Boom. Patay ka na. Ayan. Nasaan si Khalid? Patay ka na. Ano ba yan? Takbo sila ng takbo. Nice one guys. Ayoko sa loob ng tower. Grabe nga si Karina. Asim. Nasa loob. Kita lang tayo. Cut ko na yan. Uy. Naka asim dito guys. Ayan, tumama. Oo, rocket lang. Uy. Uy. Aray. Aray, ayaw ko sa loob. Dito tayo sa labas. Okay na yan. Bilis mapupuno lang yung buhay ko eh. Class na yung sustain natin. Radiant or Blade Armor? Radiant or Blade Armor? Parang Blade Armor muna. Roger Hanabi. Tara Lord guys. Lord guys. Boom! Patay. Lord guys! Ayaw nila mag Lord. Ayaw mag Lord ni Karina. Wala na silang damage dito. Nabugbog na sila masyado. Ay, tayo ko yung baba. Si Layla na yung nag-lord. Bulis lang din tayo mag-clear. Lord guys. Bababa naman si Layla. Yun, nag-lord na. Boom. Boom! Patay!
Nagpahuli ka kay Diggy, ha? Uy, ang tao pala dun. Sakit na yan. Sakit mo nung ano? Sarina. Endable, guys. Nice one. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At kung meron kang guide na ito'y pagawa, i-comment mo lang sa baba sa gumagawa ng guide tungkol doon.